Welcome to my vlog. So mga langga, alam niyo ba kung anong tawag sa halamang ito? Good morning mga langga! Welcome to my vlog! Ngayong araw na to ay magluluto ako ng atsarang dampalit. Kasi hindi alam kung ano yung dampalit. Yung dampalit kasi ito siya. At saka ito, yung akala ng iba, hindi ito kinakain. Ito siya. Makikita ito sa tabing dagat. Dito sa Saudi, marami ito sa tabing dagat. Tapos minsan ito, tinatanim din nila ito sa mga highway. Tsaka, ito kasi sa amin, talagang common to kinakain. Minsan nilalagay ito sa sinabawang bangus. Yan. Ito. Yan po. So, habang ako ay maglalaga na ng dampalit kasi kailangan natin ilagay yung dampalit bago natin yan. Parang nagluto ka rin ng atsarang papaya. Yan yung pagluto ng dampalit. So, kailangan ilaga natin at saka dapat hindi siya overcooked. Half cook lang natin siya. Kasi pangit siya pag siya. So, mga langga, habang ako ay papakulo muna nito, mag-prepare din ako ng aking mga ingredients. So mga langga, ito na po yung ating pinakuloang dampalit. Ito na po siya. Yan. So, pero kailangan, pag nagkitil tayo ng dampalit, kunin natin ang bulaklak para hindi siya pumait. So, i-drill na natin siya at saka pipigaan natin siya pag hindi na siya mainit. So mga langga, dahil na-drain na natin yung water niya at saka hindi na siya mainit, kailangan na natin siyang pigaan. Pigaan natin para yung tubig nito ay matanggal. So mga langga, ito na po, kumulo na po yung ating suka. So ang ilalagay muna natin ay ginger. Ginger yan. Hayaan muna natin siya ng 5 minutes. Minutes lang po, tapos babalikan siya natin. Kasi ang pagluto po ng gulay ng atsara ay hindi po diretso. Kailangan step by step din natin siya. In 5 minutes, babalikan na natin yung ginger. So mga langga, dahil 5 minutes na, ilalagay na natin yung bawang. Another 5 minutes din pag nalagay natin yung bawang. Yan. So, hantayin natin yung another 5 minutes para sa bawang. So, mga langga, another 5 minutes na. Lagay na natin itong sibuyas. Tantay na naman tayo ng another 5 minutes. So, wait natin yung 5 minutes. So, mga langga, ininext na po natin yung bell pepper.
natin. So, hantayin natin siyang kumulo ng kumulo. So, mga langga, nakita nyo na po, kulong-kulo na siya. So, ilalagay na natin yung carrots. Yung maliliit na carrots. Muna natin. Tapos, isusunod natin ito. So kailangan mga langga, hindi siya masyadong luto. Half cook lang natin yung ating mga vegetables. Mga 1 minutes lang na pakulo. Mga 1 minutes lang na pakulo, okay na siya. So, ito na mga langga. Luto na siya. Kaya it's time. Ito na po siya. Yan. So, ang ating susunod na gagawin ay i-mix natin siya sa ating dampalit. Ito na po yung ating dampalit. Na nag-drain ko na siya. Yan. Tapos yung ating nilutong Nimix na natin siya sa dampalit. Ayan. Para po siya ma-absorb ng dampalit yung ano niya. Siya mga langga. So, kailangan natin siyang ibabad natin siya lang isang araw o dalawang araw bago natin i-serve na. Kasi para ma-absorb ng dampalit yung lasa ng niluto natin pang-mix. So, mga langga, ito na po ang ating yummy dampalit. Ayan na po. After 1 day, tomorrow, pwede na natin siyang matry. Masarap siya. So mga langga, dito na po nagtatapos yung aking vlog. Sana meron po kayong natutunan sa aking pagluluto ng atsarang dampalit. Thank you for watching!